Sa laki po ng pinsala na nangyari rito, ano, na natamo rito sa Barangay Pilar, Abuyo, Cleyte, na halos lamunin na ng landslide ang buong kabarangayan ng ano, ng Barangay Pilar, buong kabahayan. So, lampas po kalahati, more than 3/4 po ng barangay natapunan. So, nagtataka pa rin kami rito, kaming taga Leyte, na bakit ho talagang ganun ka severe ang pagbuho ng lupa. So, may mga sign din naman sila na nakita. Usually, kumalat na nga sa mga social media na may mga nangyari na before magka-landslide, may mga pictures, may mga videos sila na talagang grabe na yung paglabas ng putik, ano, mula sa bukid. Pero hindi pa rin nila pinansin. Dahil nga po ay siguro sa tagal na po nilang naninirahan dito, dekada-dekada na. Sa katunayan nga po ay dito rin po ako lumaki, ano, taga Leyte rin po ako. So nasanay na kami kahit na malalakas na ulan, bagyo ang dumating, bagyong Yolanda na napakalakas, wala hong nangyaring landslide sa amin dito. So siguro napakalaki po ng epekto yung halos 2 linggong walang hintong ulan, then bago yung pag landfall talaga ni bagyong Agaton na nagdala rin po ng napakaraming volume ng tubig, ano, na ulan. So meron po akong pictures na i-share sa inyo na mula sa Google Map. Ito po yung pictures na bago nangyari ang landslide. Ito po yung hitsura ng Barangay Pilar na makikita nyo kung gaano kalaki, gaano kalapad, at gaano karami ang mga kabahayan dito na posibleng natabunan, no, ng landslide nito, no. So ito po sa red line na yan, nasa low po niyan, halos yan ay hong natapunan, ano, nawala na ho talaga natin sa mapa, literally. At ito naman po yung pictures ng after ng paglandslide. Makikita nyo na halos puro putik at lupa na nakikita natin, ano, wala na yung mga kabahayan. So ibang iba yung unang pictures na nakita natin na puro bahay. Ngayon po ay halos lamunin na sila ng lupa. So ano po yung posibleng bakit ganun ang nangyari? So may nakita po akong picture sa ibabaw po ng bukid. Larawan po to ng sa Google Map, ano. Ito po yung before magka-landslide. Makikita nyo sa ibabaw po ay merong parang pakante na lote sa may ibabaw po ng bukid nila, no, na walang tanim. So maring pero dun sa pababa at ng mga paligid nila ay marami namang mga puno o mga nyog, mga nakatanim. So yan po yung posibly o disclaimer lang po, ano, hindi po ako eksperto, pero so yung area na yan kung saan nagkaroon ng landslide ay yan po yung mismo ang parang nabitak at gumuho. So sa isang picture ko po ay makikita nyo na ganun po yung yan po yung area na yan na ang kabuang natipak. So posible po na lumambot ang lupa dyan sa ibabaw, kagagawa ng wala pong ganong nakatanim, wala pong ibang puno kundi lupa lang. So kung mayroong heavy rain na nanggagaling sa ibabaw, posible na doon ang entry point ng tubig at nagkaroon ng malambot na foundation pa ilalim. Pero hindi pa rin naman po 100% na yun po talaga ang pinaka dahilan, ano, ng paglambot ng lupa dyan. Pero alam naman po natin kung ano yung kakayanan ng mga punong kahoy, especially po yung mga talagang mga malalaki, hindi po yung mga coconut trees o mga nyog. Noong panahon po, marami po mga nara, sadyang, tuog, hindang, yung mga native species trees natin, na talaga ho masasabi ko na yung mga
ugat nila ay napakalalaki na kaya ho talagang hawakan ang volume ng bigat ng lupa at sumipsip ng maraming volume ng tubig. Ano? So, patuloy pa rin po ang pag-aaral at pag-imbestiga ng mga ating mga eksperto rito kung ano po talagang totoong dahilan kung bakit po kumuho ang lupa na yan. Kung totoo mang kakulangan ng mga punong kahoy sa bukid o sadyang talagang malambot lang ang lupa. So ito po ay magsisilbing aral, no? Lalong-lalo na po buhay po ang pinag-uusapan natin dito. So kung ano man po ang mga magiging resulta ng pag-aaral ng mga eksperto natin at kung ano po ang mga recommendation nila, naway sundin po natin para rin po sa ikaliligtas ng ating mga buhay at ng mga ating mga mahal sa buhay, ano? Dahil hindi biro ang sa isang iglap lang ganun-ganun at mawawala na lang ang ating mga pinaghirapan, ano, at ating mga mahal sa buhay. Muli po ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng nanood, nag-like at nag-share ng aking video para po mapanood ng maraming mga kababayan natin, lalong-lalo na po na may mga pamilyang naapektuhan dito sa trahedyang ito. At naway walang sawa po kayong sumuporta sa aking channel at patuloy po akong mag-update at magbibigay sa inyo ng mga impormasyon tungkol dito po sa Leyte. Maraming salamat po.